Madaling maging tatay, pero mahirap ang maging tunay na ama. Pero para sa mangingisdang ito mula sa Iloilo, ang bawat huling isda ay katumbas ng mga pangarap para sa pamilya. Tayo nang bumilib sa diskarte ng mangingisdang ito at malaman natin ano nga ba talaga ang mayroon sa bingwit ni Mang Ramil. Madaling maging tatay, mahirap magpakama, pero may pangarap sa pamilya, kayang-kaya. Lumang mga mansyon. Makasaysayang mga simbahan. Makulay na kultura at tradisyon. Yan ang tatak Iloilo. Pero alam nyo bang ang higit na tumatatak ay ang mga katangi-tanging kwento ng mga Ilonggo? Dahilan para balik-balikan ang probinsya na tinaguri ang The City of Love. Pagdating naman kasi sa mga kwentong inspirasyon, pagmamahal at sakripisyo, hindi natin palalampasin yan. Kaya nandito, lumipad pa papuntang Iloilo City ang Rated Korina Team para ihatid sa inyo ang kwento nitong huwarang mangingisda na bayani sa kanyang pamilya. Sa loob ng 5 dekada, iisa lang ang alam puntahan ng mga paang ito araw-araw. Ang dalampasigan sa barangay Baybay Norte, Miagaw sa Iloilo. At sa karagatang ito gamit ang hook and line o bingwit. Nangingisda si Mang Ramil Montalbo na kanyang nakalakihan at pinapantaguyod sa pamilya. Mahirap talaga. Maraming isda pero mahirap kumita ng pira. At talagang tapang talaga. Sikapin ko talagang makauwi. Kahit na nung hirap, maraming unos nang nangyari doon sa dagat eh. Ito talagang kinaya ko. Kahit na malaki ang alon, malakas ang hangin, at saka yung pananampalataya ko sa Diyos. Parang nakatulong sa akin. Hindi tulad ng ibang mandaragat, mataas ang pangarap ni Mang Ramil. Maging sundalo sana ang gusto niya noon. Pero dahil sa isang tao, ang inaasam niyang estado, nabulilyaso. Masipag talaga. Gusto niya makatapos ng pag-aral. Kaya lang, mahirap kami. At saka yung tatay niya, ayaw niya talaga na magtapos ng pag-aral niya eh. Kaya malungkot siya. Masakit man sa loob, tinanggap na lang ni Mang Ramil ang kagustuhan ng ama na maging mangingisda. Pero sa tuwing lalaot sa dagat, hindi niya maiwasang balikan ang pait ng nakaraan. Sa murang edad, bago pa pumutok ang araw, isdang pantinda ang bitbit ni Mang Ramil pansalubong sa inang naghihintay. Nay! Nay! Nandito na po ako! Kinailangan niyang magbanat ng buto, dala ng kahirapan. Ang laki pala to. Ano ka ba naman, Ramil? Isang gabi ka sa laot, yan lang kuha mo. Ano ginagawa mo doon? Natutulog? Pero imbis na pasalamatan, lahat ng gawin ni Mang Ramil walang tama sa kanyang tatay. Wala akong pakialam sa pag-aaral. Kailangan natin ng pira. Pira talaga? Bagsak man ang moral at walang magawa, ibinulong na lang ni Mang Ramil sa hangin ang kanyang lungkot. At dahil sa pagtatalong iyon ni Mang Ramil at ng kanyang ama, kanyang ipinangako sa sarili na hindi niya kailanman pagkakaitan ang kanyang sariling mga anak ng edukasyon at pangarap.
anak ng pating Ramil! Puno man ng galit sa puso. Mula ngayon, wala nang aral-aral. Akong pakialam sa pangalan. Niyakap niya ang kanyang tadhana, ang pagiging mangingisda. So, Mang Ramil, meron po ba kayong galit sa inyong pamilya na hindi po kayo napagtapos ng pag-aaral? Sa tatay ko noon, pero iwan ko lang ngayon, hindi ko na alam. Bakit? Anong klaseng galit yung... Ano bang klaseng galit yun na hindi kayo napagtapos? Ay, one time noon, humingi ako sa kanya ng pambayad ng tuition. Kaya sinabihan niya ako na pag wala kang panggastos sa pag-aaral mo, puminto ka na lang. Kaya, nang magkaroon ng sariling pamilya, edukasyon ng mga anak ang kanyang tinutukan. Ramil, magpahinga ka muna. Galing ka pa sa laot. Kaya't siya'y puyat at pagod. At sa kabila ng kanyang simpleng buhay, pilit niyang iginapang ang pag-aaral ni na Elena, Elmo, at Emily. And make sure niya always na nandyan siya para i-guide kami sa studies namin. Sasabihan ka na umupo ka sa gilid ko, magbasa ka, answeran mo yung mga quizzes mo, yung mga assignments mo. Dito lang ako sa gilid. That's a daily routine. Elmo, Emily. Before kami matulog, nag-uusap talaga kami na dapat maiaho namin yung sitwasyon namin. Mag-aala tayo na mabuti para kay nani at kay tatay. Opo, ate. Every day, chine-check niya talaga yung notebook namin. Kahit anong layo or kalapad yung dagat, babalik at babalik siya sa amin. Hanggang magkolehiyo, hindi talaga binitawan ni Mang Ramil ang laban ng mga anak para makamit ang kanilang mga pangarap. Mabait, super ka mabait, tapos palanggaan niya ako. Mabait-bait at saka obligado siya sa mga anak ko. Iba siya sa lahat. Yung lalaki na kilala ko. Kahit na gusto mo pang magtulog, talaga hindi mo magawa. Before ako mag-alis ng bahay, sinitsik ko muna kung paano ng mga anak ko. Kahit na nasalaot na ako, ang isip ko para sa kanila. Ano ka, kumain na ba talaga ang mga anak ko tapos nakapunta kaya sa eskwelahan? Dahil sa pagsisikap at sakripisyo ng kanilang ama, sinuklian ng karangalan ng tatlong anak ni Mang Ramil ang kanyang pagmamahal. Nagtapos lang namang cum laude ang lahat ng mga anak niya. Sabihin mang bingwit lang ang gamit ni Mang Ramil sa pangingisda. Nakadikit naman sa kanyang hook and line ang huli ng kanyang tagumpay. So ano ba itong mga hook and line na ito? Ano ba ang ibig sabihin nito sa buhay mo, tatay? Itong hook and line na ito, itong ginagamit ko para manghuli ng isda. Pero ngayon, hindi lang isda ang nahuhuli ko. Nahuli ko na rin ang inaasam-asam ko sa buhay na mga nakapag-graduate ng tatlo kong anak sa college na lahat cum laude. Wow! Ang galing naman! Nakapagtapos ang college at cum laude lang, pa. Tatlo. Oo. Wow! Ang galing! So masasabi natin na ang inyong pangarap natupad ng inyong mga anak. Oo. Dahil lang sa hook and line. Dahil dito sa hook and line. Ang galing, ano? Ang mga larawan ng tatlo niyang mga anak na nakapagtapos sa pag-aaral ang tanging yaman ni Mang Ramil. Lahat ng tinuturo niya ay tama. Yun yung naging rason bakit kung sino kami ngayon. Siya yung dahilan kung bakit naging successful kami ngayon. Tay, promise po na pagbubutihin ko pa, pagbubutihin pa namin kung ano man yung nasimulan natin is magpo-focus pa po kami para for more success din sa family natin.
ang tagumpay ng kanyang mga anak habang buhay nilang ipinagpapasalamat. Nagtatrabaho na sa isang sikat na hotel si Elena sa Dubai. What is personality? Teacher naman sina Elmo at Emily. So for our next topic, anong sikreto sa buhay, Tatay Ramil? Hindi hadlang ang kahirapan para sa pangarap mong maging maisakatuparan ang iyong inaasam-asam na kagandahang buhay. Pero hindi lang sa pamilya nagtapos ang kanyang kabayanihan. Dahil sa pakikisama sa kapwa manging isda at hindi naging maramot sa pagtulong. Kinilala si Mang Ramil na pinakamahusay na mandaragat sa kanilang lugar. Mabuting tao talaga. Magaling talaga siya sa lahod. Siya madamot. Pagbigay ng tips ng isda. Idol namin yan. Naging simple man ang paraan ni Mang Ramil para makamit ang tagumpay. Pinatunayan naman ng proud fisherman ng Iloilo na walang imposible sa amang may pagmamahal at may pangarap.